Yan guys, so magandang umaga o gabi no sa mong kayo naruroon no. So ipapaliwanag ko lang o gagawa lang tayo ng reaction dito tungkol dito sa may init na balita na kay tungkol kay Colonel Busita no. Kasi FYI sa marami sa mga kaso, so i-identify lang natin kung ano-ano ba ang mga kinaso sa kanya at kung ano ba ang pwede niyang gawin, kaya ang pwede niyang mangyari sa kanya. Okay? So, sa palagay ko, no, so ito yung taong to ang I think, maganda naman ang intention nito. Ay, ito lang ay parang na politika ka nga. Pero although, sabihin na nga natin, isang tabi natin yung politika, so, ito ay, ang awayan nila ay nagmula sa lang sa chinelas na ang ini-state ni Colonel Busita ay ang nakasaad kung ano ang nakasulat doon sa batas trapiko na kung maaalala nyo ay yung driver ay tinitikita ng chinelas, which is na kung yung angkas niya ang nakachinelas, yung driver nakasapatos, na ikinokorrect lang ni Colonel Busita yung tinatawag na traffic enforcer. So, pero at ang kinahantungan ito yung isyu na maliit ang dahil lang sa chinelas ay nagkaroon ng malaking issue sa kanila. So nang dahil lang siguro to, sabihin natin kung ano man ang pinaglalaban nila no. Sa akin, I think maliit na bagay no. Pero to anuhan nga natin. So ipaalam natin sa inyo, intindihin natin yung kasong isinampa sa kanya na tinatawag na dalawa, grave coercion and usurpation of authority. So, ano nga ba itong grave coercion? FYI, unang-una, ang grave coercion po ay maliit na kaso lang. Kung titignan mo nga dito sa bukso, arresto mayor lang ang penal, ang sentensya. O imprisonment of 1 month to 6 months. Napakagaan po ng kaso ng grave coercion. Diba, kung panty man si Colonel Busita na I think makakalusot naman siya dito. So, dadampo ako yan sa proseso sa court hearing, no? At dito naman sa isang kaso sinasampa sa kanya ang tinatawag na usurpation of authority. FYI, ang sinasabi dito sa ano, sa tawag nito, batas, usurpation of authority is ito, punishable of knowing falsely representing herself. I think dito makakaligtas naman siya. Kasi, hindi naman siya nagpapakilalang authority. Ano sa kanya? Concern. Nagmamalasakit lang naman doon sa kapwa na itinutuwid niya yung tama. Ito. Ang sinasabi kasi dito, babasahin ko na lang mga kapatid, the crime usurpation of authority is punishable the act knowingly or falsely representing oneself to be officers or agent or representative of the department of the agency of the government. Ito, siguro, maaari nakalusot ito sa prosecutor, no? Pero sa hearing ng court, I think maaaring ma-dismiss ito. At mga kapatid, magaan lang din na kaso ito, usurpation of authority. So, base sa aking panalis, tinignan ko sa Google, prison correctional lang din ang maximum penalty dito. Pag sinabing prison correctional, below 6 years ang penalty. Okay? So, kaya huwag kayong mag-alala. I think, kung sino man ang nag-aalala kay Colonel Busita, malulustan niya to guys. Malulustan niya to. At hinding-hindi siya makukulong sa kasong ito. Kahit mapatunayan man na unang-una, malaki ang chance siyang manalo. At pangalawa, kahit mapatunayan na talaga siyang nagkasala sa kasong ito, ay hindi man kakulong-kulong. Unang-una, under ng probation to. O, pwede ka pa rin mag-probation. Ah, diba? So, kaya yung nagmamagaling na si yung kaaway niya na si sino ba yun? Hindi ko na matandaan yung pangalan, ay ipinapakita niya na siguro na may asim siya, no? Pero danto, hindi natin alam ang purpose niya. I think naman, sa pausapan chinelas,
eh, mali naman talaga yung traffic enforcer doon kasi ang tinitikita niya yung driver. Eh, ang dapat ang tikita niya doon, yung angkas. Di ba, Billy? Yung angkas ang tikita niya, hindi yung driver. Kasi yung driver, may sapatos. Yung angkas ang wala, di yung angkas ang tikitan mo. Wala naman sinasabi sa libro na angkas without sapatos ay tikitan. Ang sinasabi doon ay driver, doon sa batas ng LTO. Yan po mga kasama, yan po ang ating reaction regarding doon sa Colonel Busita. Kung iniisip nyo makukulong siya, hindi po makukulong yan. Magaan na kaso, grave coercion, and user of authority, kahit pagsamahin mo yung penalty niyan, hindi po kakulong-kulong. Under probation siya. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating sasabi regarding kay Colonel Busita. Colonel Busita, saludo ako sa iyo. Ipaglaban mo ang ating karapatang mga riders. Good job sa iyo. Wala yan. Kayang-kaya mo yan. I hope easy-easy lang yan sa iyo. Thank you for watching, guys. At uy, nakalimutan nyo atang mag-subscribe sa ating channel. Nag-upload po tayo ng daily by ng criminal law. At naglalay po di kayo sa umaga. Alas 8 hanggang alas 10 or alas 11 ng umaga. Visit po kayo sa live sa mga agarang concern. Kung meron pa kayong tanong, doon po sa live natin, unlit tanong. At kung confidential naman, video call tayo para sa case consultation po. At yung criminologist po, at muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again. My next video, saludo ko sa iyo, Colonel Busita, mabuhay ka, hindi ka makukulong, di ba? At malulusutan mo yung kaso na isinampa sa iyo ni, sino ba yung Colonel na yan? Nakalimutan ko. O sige, kung ano man yung purpose ni Colonel. Thank you for watching, guys.